squad, welcome back to my YouTube channel. Hello everyone, good day. And today, nag-post ako sa IG story ko ng assumptions about me. So first time ko lang siyang gagawin. Namili na ako agad-agad. Yung mga iba hindi na umabot. Mga unang nag-comment sila na talaga yung kinuha ko yung mga screenshot ko. So yeah. And first time ba to na parang may ganto paganto ako? Hindi ko sure eh, pero basta yan ha. So yan, sasagutin natin sila ngayon. In 3, 2, 1, let's go! So guys, this is our first. Okay, umpisa na natin. Let's go. Wait lang. First time ko talaga magganto kaya medyo na-awkward ako. Hindi ko alam kung paano ba ako mag-i-start. So, ito guys, screenshot ko na siya. Meron ako ditong 13 na assumptions. So, first, galing kay Jamie Aldrin. Sabi niya, pihikan sa pagkain. Pihikan sa pagkain. So, ibig sabihin, mapili. Ganon, mapili sa pagkain. Para sa akin naman, hindi naman ako pihikan sa pagkain. Kahit ano naman, syempre, kinakain ko. Hindi man ako sobrang mapili. May time lang talaga na meron akong mood na parang ayoko nito. Ito yung kinikrave ko today. So, ito yung gusto ko. Kunyari, minsan, naumay ako dito. So, nag-change ako ng ulam. Yung ganon, hindi naman siya, oo, tama, pihikan. Hindi ko alam kung pihikan tawag doon ah. Parang may mood lang sa pagkain. Ganon. So, okay. Next, Jody Mel Gapla. You're fake, sabi niya, you're fake on camera or not? Siguro, para sa akin, merong time na nag-fake ako, may time na hindi. I mean, yung mga lahat ng ginagawa ko, lahat ng sinasabi ko, totoo naman yun. Pero yung character ko, yun, sa character ko, kasi nagbibuild kasi ako ng character. Kung ano yung inumpisahan ko dapat na character, kasi dapat, pangatawan ko yun, sa hanggang huli, dapat may ganun pa rin sila nakikita sa akin. That's why, ayun. Next, sabi ni Roxanne Gaboy, mataray he. Marami nagsasabi sa akin ng mataray daw ako lagi pag simula dati. I mean, meron talagang nagsabi na parang taray mo, ganun-ganun, pero hindi naman pala yung mga ganun. Kasi kapag, ewan ko siguro sa mukha ko, mukha siguro ako mataray. Mukha ba ako mataray? Tsaka hindi ako siguro ako, yung mahihayin din kasi ako, kaya hindi ako talaga minsan yung unang nag-a-approach, kaya na-feel nila siguro na mataray ako. Pero hindi, pag nakausap niya ako, hindi ako mataray. Mukha lang siguro, kasi siguro pag naka-ganyan lang ako, yung mukha. So, next is, doble pala to. Si Jody ulit, galing kay Jody. Ngayon ko na napansin, sorry, kasi ngayon lang ako nag-screenshot. So, madalian lang talaga siya. Hindi ko na napansin na may same pala. So, yan. Our next is yan, si Jody Mel. Jody Mel Gapla. Sabi niya, tupakin. Oo, tupakin ako. Kasi yung mood ko talaga pa iba-iba. Siyempre, alam niyo to, alam kong alam niyo to, girls, sa mga girls dyan, mood swings, di ba? Lalong-lalo na kapag meron tayo. Pag meron ako, red day, sobra. Kahit ako hindi ko kinakaya yung mood ko. Feeling ko sasabog ako. Parang ganun. Hey, naku, alam niyo naman yan, mga girls. Alam ko, naiintindihan niyo ako. Yeah, tupakin ako. Moody, ganun, moody. Sorry, nabubul talaga ako kasi hindi ako sanay magsalita na ngayon ng ganitong normal. Kasi nasanay talaga ako magsalita ng bata-bata. Mamaya, papalawanag ko yun sa inyo kasi meron feeling ko about doon na nasabi dito. So, next is si Casey. Sabi niya, wild. Wild. Wild ba? Hindi ko alam kung wild ako eh. Ako rin hindi ko alam sa sarili ko kung wild ba talaga ako. Pero siguro, I think, hindi ko siya alam paano explain sa inyo. Kasi feeling ko pag sinabing wild para sa inyo, parang siya, iba yung term, parang ang pangat pakinggan. Pero para sa akin, yung wild iba eh. Feeling ko lang talaga kami. Yung parang wala kaming pakialam, ganun. Basta magsasaya kami. Kanyang party, ganun. Basta wala akong pakialam, basta gagawin ko yung gusto ko, ganun. Wala akong pakialam sa iba. Kasi masaya ako, ganun. Ganun ko siya Meron kasi ibang term ng wild. Basta depende siya, depende. Basta yung ako, yung pagiging wild ko, feeling ko, kapag kasama ko yung friends ko, wild talaga ako. As in yan. So, our next is, pangatlo na. Hindi ko talaga napansin to, promise. So, sige, sasama ko na rin. Galing kay Jody Mel ulit. Sabi niya, source ng chismis. Para sa akin, hindi. Hindi. Hindi kasi ako yung tipong tao na hindi, wala akong pakialam sa iba. Wala talaga akong pakialam sa iba. Kasi kung ako, mag-iisipin ko pa sila, parang ako yung may stress. Stress na nga ako eh. Kasi stressing ko pa yung sarili ko, diba? Mali, baligtad. Ako yung taga-ano ng chismis. Yung chismis dyan. Ako yung ganun. Hindi ako yung hindi sa akin nagagaling yung chismis. Siguro depende minsan kapag kapag ako yung naunang nakaalam, tapos isasabihin ko sa mga friends, ganun. And next, nadobre-dobre talaga siya. Oh my gosh, siya ulit, si Jody. Ang dami niya siguro. Feeling ko yung mga sinabi niya kasi parang mas maganda tong assumptions para sa akin. So, sabi niya ulit, party goer. Yes, it's a big, big check. Party goer, dati. Dati lang po, syempre, may talaga ako pumarty dati kasi, syempre, dati
dati nag-work ako, tapos every Friday nasa ano kami, BGC, ganyan. Parang yun yung pinaka-time para magsaya. Kasi nga, puro work ako noon Monday. Siguro everyday pala, everyday. Walang day off na Sunday, wala. Everyday talaga nagda-dance ako sa ano, sa mocha. Everyday nag-ano, may gig, may mga ganyan. Tapos pag Friday talaga, yung mga kasama ko sa work, sila din yung kasama ko sa party yan. Siyempre, kami-kami lang, no? Wala naman kami kasamang ano. Tsaka yung time na yun, guys, single ako. At ngayon, hindi na ako nagpa-party kasi nga, syempre, may boyfriend na ako. Eh, bakit pa ako magpa-party ngayon? Tsaka, pandemic. Yes, party goer ako dati. Kaya ko yung ano, munta ng party. Lalo na pag single. Okay, next. Galing kay JJ po. Marupok. Marupok? Hindi. Hindi ako marupok eh. Hindi talaga ako marupok. Okay, next. Galing kay I Am Midnight. Intimidating, pero super bait and accommodating pala. Talaga? Thank you. Parang kilala ko to. Sabi niya, intimidating daw ako. Talaga? hindi ko alam yung reaction ko. Pero, thank you so much. And sabi niya na sobrang super bait ko daw and accommodating. So, ibig sabihin, baka ano, nakita niya na ako or somewhere, siguro sa mga modeling events ko dati. Siguro kinausap mo ako, ganun. Next, from Gabby Bells. Maarte magsalita. Ayan, maarte daw magsalita. Actually, marami akong nababasang ganito, maarte magsalita. Pero, hindi lang siguro nila nagigets yung ginagawa ko. Yung sa pagsasalita ko kasi, di ba, ito yung normal ko talaga na pagsasalita ko, pero nabubulol ako. Nung start ko nag-YouTube ako, di ba, Labbaducci, Miya talaga yung parang binild namin na character, Labbaducci, is yung pag may Labbaducci kasi, ibig sabihin ng Labbaducci ko, parang nagiging bata talaga ako. Yung pagiging isip bata ako. Si Miya na isip bata. Parang ganun. Simula na, parang baby talk ako. Hanggang ngayon, guys, hindi ko na siya maalis. Hindi ko alam kung bakit. Kapag once na nag-start na yung vlog ko, ayun na, yung boses ko ganun na. Minsan kahit walang vlog sa personal, yung mga kausap ko dito, yan. As in, parang ano talaga, yung baby talk ko na accent na ginagawa ko, yun na talaga hanggang ngayon na vlog ko. Hindi ko alam, nasanay talaga ako since dati. Hindi ko na siya matanggal ngayon. Kaya, eto ngayon, nagboboses dalaga. Hindi ko alam, parang hindi ko kasi bagay. Eto talaga yung ano ko, pero nabubulol ako kasi nga, nasanay ako dun sa baby po. Kaya, feeling niya maarte magsalita. Pero, sadya siya. Mukha siya maarte magsalita, pero sadya siya, guys. Okay, kasi nga, baby talk, Labbaducci Miya, ganun. So, yan. Next, sabi ni I Am Death Liberated. Siguro, hindi ko alam eh, hindi ko talaga alam kung ako minsan hindi ko makita yung sarili ko, ha. Siguro, I think siguro dahil sa pananamit ko, sa mga post ko, ganun. Kaya siguro nasabi niya na parang liberated. Mahilig talaga ako magsuot ng ano, halos wala na akong suot, ganun. Mahilig talaga ako magsuot ng maikli, ng swimsuit, mahilig ako maghubad. Hindi, mahilig talaga ako sa halos wala na akong suot. Ewan ko, sobrang mas komportable ako doon sa side na yun. Kasi nga, nakasanayan ko dati talaga. Yung suot ko talaga is, halos hindi nga ako nagpapanas dati talaga. As in short or crop top. Ayan, mahilig ako sa crop top. Alam niyo naman yun. Yung laging labas dyan ko. So, ayan. Mahilig lang talaga ako magsuot ng may ikli. Wala, doon ako komportable. Doon ako komportable, guys. Parang doon ko na feel yung sarili ko. Ah, ito ako talaga. Feel ko yung sarili ko kapag nagagawa ko yung gusto ko. Ayoko talagang minamanduhan ako na dapat ganito yung suot mo, dapat ganyan, dapat hindi ganyan mga suot mo. Ayoko na ganyan, guys. Actually, nung simula na naging kami JM, marami na akong nababasang ganun. Marami na akong nababasa sa comments na bakit ganyan, para ka naman ganito, ganyan. Pero ako, hindi ako talaga nagre-reply. Wala, ganyan talaga. Dati kasi, wala sa aking nagko-comments ng mga ganyan. Sanay kasi sila, I mean, yung circle of friends ko talaga, puro ganun din talaga kami. Kaya, sanay kami sa ganun. And then, nanibago din ako nung time na naging kami ni JM. Kasi parang medyo naging sensitive sa mga ganun. Medyo nag-adjust ako ngayon. Kung pagko-compare niya simula dati tsaka ngayon, ano, ang laki din ang pinagkaiba nung suot ko dati, suot ko ngayon. Medyo, ano, nag-level up siya konti. I mean, ayan, umayos-ayos ng konti. Hindi katulad dati. Pero may time talaga na gusto ko talaga ganun yung suot ko. Pero may time na kinokontrol ko na siya ngayon. At least, nakokontrol ko na siya. So, para sa akin, hindi naman yan masama, diba? Okay lang naman siguro yan. So, ikaw, kung ano gusto mo isuot, gawin mo. Okay, bye. Ano ako masabi kasi nabubulol ako eh. So next, mahiyain. Sabi ni Emma Togle, mahiyain. Yes po, mahiyain ako. Kaya siguro minsan napagkakamalan ako masungit, mataray, ganyan. Kasi mahiyain talaga ako. Alam yan ng mga friends ko talaga, ng mga nakasama ko. As in, alam nila na mahiyain ako. Kaya siguro minsan akala nila parang hindi ako namamansin kasi masungit ako, ganyan. Pero mahiyain talaga ako.
sa personal, guys. Siguro ano lang, madadal lang ako sa close ko talaga, sa mga close ko. Okay ako, nagiging wild ako. Pero pag ano, unang meet natin, mahihain talaga ako. As in, pero medyo nagde-develop ko na nga siya ngayon. Medyo, eto, sa pagbablog pa lang, nakapag-vlog na ako dati. Dati talaga, hindi ko kaya magsalita dyan sa camera. Kasi dati sa Japan, mayroon ako mga video sa sarili ko. Tapos nagbe-video, gin-video ko yung sarili ko. Pero hindi ako nagsasalita. Kasi hindi ko yung mga yun, hindi ko na naka-private siya. And basta hindi ako nagsasalita. Pag napapanood ko yung minsan, nabi ko, alam, parang tanga dati, hindi ako nagsasalita. Ganun ako mahihain. Buti nga ngayon, eto na. Medyo nakakapagsalita na ako sa harap ng maraming tao. So, next. Ay, eto na ba yung last? Eto na, last. Sabi ni Maverick P, introvert. Yes, introvert po ako, siguro. Oo, feeling ko naman. Kasi ano eh, may time din ako na, ano, tulad dati, kasi diba sa condo, mag-isa ako talaga. Mag-isa ako sa bahay. So, pag nasa condo ako, yung mood ko talaga, yung mga ganyan lang ako. May syempre, may sarili lang akong mundo, kung ano lang yung, ano ko. Mag-isa lang ako, so, kung ano, wala akong kausap, diba? Ganyan lang ako. As in, ang baba nung, ano ko, nung energy kong ganyan lang. Tapos, kapag lalabas na ako ng bahay, meet ko ng mga friends ko, pupunta kami ng, ano, ng party, ganyan. Eh, yan, ano na ako, hyper, nalalabas na yung pagiging, ano, makulit ko. So, yun yung feeling ko. Pati dito rin, may time talaga na pag ano, pag napifeel ko na ayokong may kausap muna, gusto ko, parang mahilig ako mag-me time eh. So, ko sarili ko lang muna. Kasi nasanay nga ako sa dati. So, pupunta lang ako dito sa kwarto, aanin ko muna yung sarili ko. Lalabas ako ulit kapag napifeel ko na okay na yung vibe ko. Tama ba? Tama ba yung pagkaka-explain ko ng introvert? Basta, ayun, ganun. Yun lang guys, yun lang yung mga, sa ngayon, yun lang yung mga nakuha ko na assumptions. So, sa mga hindi ko, sayang, ang dami. Feeling ko ngayon, madami na siya. Sana nakatulong sa inyo. Alam niyo naman, hindi ako nagagantong vlog, pero dahil mahilig ako sa mga vlog na ano, masaya lang. Gusto ko talaga masaya lang. So, yan. Thank you so much for watching. And kung gusto niyo pa ulit ng part 2 na ganito, mag-comment kayo. Kung may gusto kayong mga gawin ko sa susunod na vlog, kung ano-ano, kayo na bahala, basta i-comment niyo down below. Babasahin ko naman yan. So, yan lang. Thank you so much for watching, guys. Sana nag-enjoy kayo. At don't forget to click my link nasa baba. Nakapin. Hindi ko nalap ko. Tingnan nyo na uutal talaga ako kasi hindi ako sanay mag-ganito mag-ganyo. Lala. Kaya nga guys, basta mag-register kayo sa online shop. Gusto link sa baba. Bye! Love you all guys. Thank you for watching. Love you all.